Okay, so once again, good afternoon. Today we will continue with our discussion on computer fundamentals. This is part three already. So we are done with the history of computers, and we are also done with highlights on the computers. No? Later, nasa ano, 20th century. So, kumana ta ato. So we will continue with types of computers. Okay, so there are basically two types of computers. First is the analog, and second is the digital computers. Now, analog computers, it has a range of values, makes data, and flexible but not necessarily precise or reliable. So, example lang ni ano is katong slide rule na to. Okay? Then, the digital computers, ang iyang data is composed of ones and zeros only. So, muna siya nga, precise siya o reliable. So, kalahian nila is, ang analog is dili siya precise, dili po siya reliable, pero ang digital is precise and reliable siya. So, example, anang digital computers is, kano ato mga personal computers na ginagamit? So, like for example, we have an analog clock and then a digital clock. So, what's the difference between the two? Kung magtan-aw man gud ta sa analog clock, di ba, dili jud accurate nga time ang ato ang makuha. So, tendency, ginaano lang nato no, kanang bana-bana lang nato nga, okay, mga around ano na ni siya, tinga na. Diba? So, dili jud ta makapinpoint sa exact niya nga value. O tendency po daan na is, dili ta makaingon nga, reliable siya. It's because, kita man gud tao ang mubasa. So, tendency is, masipiat ta og basa, mamali na to og ingon ng oras. So, wala siya, no? Unlike digital, kay kung digital man good, di ba, is displayed siya on the screen ng exact value. So, precise siya. And then, reliable siya, it's because, dili man kita ang nagbasa sa katong, ano, dili man kita ang nagbasa sa data. Si computer man jud mismo ang ni-process. Information naman diretso mismo ang unsa na ang iyang gi-display sa screen. Okay? Okay. So, natay category sa ato ang ano no, computer. So first is ang computer for individual users, and then ang isa is computer for organization. So kaning individual users nga computers, kanang ato ang computers nga gi-design for ano lang, personal nga usage. Kung dili man galing personal, pero at least gi-design siya pang individual lang. Dili siya pang daghan. So, personal computers or PCs, minatawag na ito na, it is designed by a single use of, or single usage, or by a single person. It is also called microcomputers, and there are six primary types of PCs. So, first is ng desktop computers, workstation, notebook computers, tablet computers, handheld computers, and smartphones. So, muna siya lang ang six primary types sa ato ang mga PCs. So, kana itong mga cellphone, matawag yun po na siya nga computer, di ba? Kay a computer can unsa gani ang computer naa siya'y input, naa siya'y process, naa siya'y output, naa pod siya'y storage. Okay, so kung naa to siya nga mga traits sa ato ang computer, so matawag na to siya as computer. Next, so isa-isahon na to siya, no? Ang ato ang mga primary types sa computers. First is the desktop computer. So desktop computers, it is the most common type of personal computer. Modyo na siya nga ato ang very well known. Ginatawag na to nga computer. O diba? Kamo na siya itong ginatawag na computer. Common term na to niya. And it is designed to sit on a desk or table. So muna siyang gitawag siya nga desktop. It's because usually ginabutang na to siya sa ibabaw sa lamesa. So desktop. Okay? But there are some ano no nga instances nga ginabutang na to ang ato ang system unit sa ilalom sa table. Pero ang ato ang display, ang ato ang mouse, ang atong keyboard is nagyapon sa ibabaw sa lamesa. So lain kayo no kung ang ato ang computer, ang ato ang monitor kan sa ilalom sa lamesa. So mura ka og adik ana. Okay, so ato is ginabutang na to siya ibabaw sa lamesa. So na siya table intended for ano, sa katong monitor o sa katong peripheral devices such as mga keyboards and mouse. Okay? And it comes into two designs. First is the traditional design, and then the tower design. Now, what's the difference between the two?
So si ano, si traditional design is ang iyahang system unit is naka-horizontal. And usually is ginapatong nato sa system unit ang ato ang monitor. So dati ing ani, 'di ba, ang mga katong mga sa una pa, do na gihapon ginagabuhat ani karon pero dili kaayo daghan ang nagabuhat ani. Okay? Pero usually jurang atong mabantayan is ang tower na or ang vertical. Okay, tower design na. So ang iyang monitor usually is naa sa tapad ang system unit. Or else naa siya sa baba or naa siya sa lahi, gipatong niya sa ibabaw. Okay, so muna siya ang tower design. Next is workstation. So kato siya mo manto kaganina ang katong mga person ano desktop computers. Next is workstation. So si workstation is somewhat similar lang siya sa ato ang mga desktop computers. Pero ang kalahian lang niya kay mas powerful siya than our desktop computers. Why? Because ang iyang primary usage is ginagamit siya for kanang mga scientists, engineers and animators. Diba? So, kana sila class, nag-require na sila og, diba, kinahanglan man na sila og, ano, paspas na processing speed. Kay tungod, ang ilang mga ginabuhat is complex man. No? So, muna, kinahanglan sila og mas upgrade or mas powerful nga computers. And then, for mga animators, diba, ang ilang gina-consider is high resolution ng mga monitors. So, muna siya. So, ang ginagamit na ng mga workstations. So like for example, naatay mga applications nga mugana siya sa ato ang mga computers, pero kung desktop computer na to siya i-install, vertical lag. So naay mga ingana no kato mga bugat kaayo. So kung install na to siya sa average na desktop is lag siya. So mo na nga kinahanglan workstations ang ilang gamiton kay para ma-maximize nila ang features sa katong specific katong specific na applications. Okay? So naman good siya, accelerated graphics handling capabilities po mga workstations. Okay, next is the very well known kabalota aning tanan. So we have the notebook computers or also called as the laptop computers. So 'di ba? Oh, so lahi dun niya, 'di ba? Imagine no, adto kag spilahan, magbitbit ka og system unit. Kung wala ning laptop na, wala ning imbento. So bit-bit ko yung mga system unit, mag-bit-bit kag monitor, keyboard, and mouse. Pag dala-dala ka na, padalong sa eskwelahan. So, lain siya, no? So, muna nga, mga designers before, kay nakauna-una sila na, why not mo create taog somewhat powerful, ay somewhat same ang power niya sa ato ang mga desktop computers, pero, i-consider nila nga dapat small, portable ang katong computer, and then lightweight. So, muna siya nga, nigawas ang design nga laptop. Si laptop built-in na sa iyaha ang iyahang keyboard, ang iyahang mouse, so nana siya touchpad, and then nana pud siya screen. And then nakaningdot sa iya is lightweight lang jud siya, gaan lang siya, mobile lang siya. So makategorize siya as mobile computers. Ngayon naman mabit-bit lang man nimo siya. Okay? And also naa siya'y kaning battery. Can operate on alternating current or special battery. So, na siya battery, tapos pwede lang nimo siya i-charge. So, kung mag-run out mo, unlike mga common nga desktop computers, kung wala kay UPS, so pag-run out, shutdown ang imo ang unit. So, unlike kang laptop, kung tarong pa ang imong battery, considering nga fully functional ang imong battery, so biskan pag nag-run out, ano gihapon siya? Working gihapon siya? Kaya naman siya ay battery. Yeah? So, pili siya nga na ma-shutdown dayon. So, unlike mga desktop computers. Pero, ang mga desktop computers karon na, napod sila gi-add-ons nga UPS. Okay? So, si UPS, moto siya amurag battery daw kung nunguhay ni laptop to extend lang ang iyahang kurinte. Next is, we have tablet PCs. So, ila pa yung gi-develop, no? So, muna siya isa sa sa kaning powerful pod nato na mga computers, so si tablet PCs. So muna siya itong ginatawag na tablet. Okay, it is the newest development in portable featured computers. Diba? Kay tungod si laptop, diba? Medyo medyo bulky pa man si laptop. Tapos napa siya keyboard, napa po siya mouse. So si tablet PCs, kay ang yang ginaano is, touchscreen na siya. Or, pwede mo siya gamitan og stylus or digital pen. No? So, mag-type ka, magsulat ka, diraan na siya
sa screen na lang siya mismo. No, kung naka gusto i-click, di na kamo gamit og mousepad or di na kamo gamit og touchpad. Kaya tungod, pwede na lang nimo siya i-click sa screen mismo. No? Ang imuhang katungan na so, kagamit man mo tanan og tablet. Pero ang iyaha lang po is nag-run siya specialized version of standard program. So, katong-atong mga programs nga ginagamit sa desktop o sa laptop, so usually, dili kayo siya muran diri sa atong mga tablet PCs. So, there are programs nga intended lang for tablet or intended lang siya for katong mga smartphones na to. No? Okay, lahi man ang iyang OS nga gamit ani. Unlike sa desktop or sa laptop or itong ginatawag na itong notebook computers. So, same-same man ito sila OS. Kani siya kay lahi man pwede siya og OS. Okay, pero kung installan siya og OS, guro no, murag kaya, guro. Installan siya like Windows na OS, ana. No? So, murag, makaya, guro niya po ng uban, pero diligid kayo niya siya ingon na ka-powerful sa laptop. Diligid kayo siya ingon na. Next is handheld PCs. So si handheld PCs siguro wala na nakaapa sa inyo ani mo. Ano siya ang ginagamit dati sa una? So very gamay siya, very small computers. No, mura lang siya cellphone kagam niya katong mga karaan nga cellphone. So example lang niya is si PDA. So PDA dili na siya public sa public display of affection. Dili nga to na. No, PDA ha. So, ang PDA meaning is Personal Digital Assistant. So, PDA is ginagamit siya for taking notes, displaying telephone numbers and addresses, and keeping tracks of dates and agendas. And also, exchanging data when connected to larger computers. So, for taking notes, siya usually ginagamit, no? Pero munang nawala na si handheld PCs, it's because naa namang good, kaya na sa itong mga smartphones, diba? So, na-replace na, nawala na to si handheld PCs. Pero, kani siya dati, muna siyang ginagamit for ka ng mga businessman, di ba? Kanadyo na sila handheld PCs nga dala-dala. Mag-take note na sila or mag-exchange of information from their, ano, mga kailan nila. So, via PDA. And then, lastly is si smartphone. So, pag sulod ni smartphones mo, ito nga medyo tagilid na tong handheld PCs na to. It's because ang mga features nga kaya ni handheld PCs kay naatanan kang smartphones. Diba? Itong mga smartphones gani karon kay very powerful na. Pwede na gani siya matauran o keyboard. Pwede na siya matauran o mouse. So, muak na po siya as mura na siya o laptop. Pero ang naka-problem lang niya is ang iyahang size. Kay tungod gamay siya. And then ang iyahang capability po kay dili po kayo yung anak kadag po. No? So dili siya kaparan o kanang pareha ng mga utokan. Sao ni ba para no gusto sa imo sa imong cellphone, di ba? So limited lang po ang iyang mga features nga kaya. Okay, pero usually similar lang siya sa PC. Kay kaya niya mag web browsing, kaya niya mag email, mag ano og mga softwares, napud siya softwares iya. No? So napud siya kanang mga camera, music, pwede ka maka-play ana video. So somewhat similar lang pud siya sa ato ang mga katong desktop o kaning laptops. Okay? Pero less powerful lang siya compare ato nila. Okay. And then, tumuto siya ang mga computers for individual users. Natay computers for organizations. So, kaning for organizations, kay mga ano, nani siya ka ng kaya mo handle o daghan ng mga tao or kaya mo handle o daghan ng mga users at the same time. And it can support wide variety of tasks. Diba? So, example sa aning mga computers for organizations, kay we have network servers, mainframes, mainframe computers, mini computers, and supercomputers. It's sa ako na ito na siya, no? So, network servers. Often simply a powerful desktop. Desktop lang gahapon siya, pero much powerful siya compared to a normal or average na desktop. And centralized powerful PC with special software and equipment. Yeah? And functions as primary computers in a network. So kung nasa sa isa ka network, siya ang murag kumbaga primary na computer nimo. And it can provide access to network resources. Okay? So kung makabantay mo anang sa kanang mga computer, internetan no, nga naay naka network, tapos na siya isa na nga naka server. Siya ang waka server. So for example, sa ito, sa UM, no? So natay intended na server na para
sa tanan nga computers nga within the UM. So, ang server ana usually is nasa sa ka room. So, ito siya is, mura lang gihapon to siya og desktop, no, nga computer, pero much powerful siya compared to a normal nga desktop. Okay? So, ang iyahang ginabuhat ato class, napot to siya special nga operating system iyaha. So, usually, ang iyang ginabuhat ana is mo provide og access sa network resources. O di kaya maghatag og mga permission sa ato ang individual nga mga katong kining kuan desktop or sa katong individual nga mga computers. Okay? And then if multiple na nga mga servers ang tawag na niya is server farms. So for example, kanang mga server sa ato ang Google, kanang siya mga server farms na sila kadaghan na kay na nga server. Dili lang kay isa ka server na siya. So multiple of servers na siya. Okay? So next is we have the mainframes. Mainframes, powerful special purpose computer used in large organizations. Kanang mga dagko ng mga kumpanya, mainframes na sila. But it can handle thousands of users. Then, ang mga device na maka-access ato ang mainframe is called the terminal. So for example na, unsa mga naadra sa mainframe, sir. So dira na ito, ginastore ang database sa ato ang sa ito ang entire company. Kunyari, ila na. So dagko na ito naka-store tanan. Tanan-tanan ginabuhat sa mga department. So, nagto na siya nakasporta nun sa itong mainframes. And then, katong mga individual na computers nga ginagamit sa kada department is, ang tawag ato nila is terminal. Okay? Pero natay duha ka type sa terminal. First is the dumb terminal and second is the intelligent terminal. So, ang dumb terminal is simply an input-output device and it does not process or store data. Input-output lang dito. So, ang iyang, probably, ang iyang storage of data ni, dito na sa mainframes. Unlike sa intelligent terminals, ang intelligent terminals, kay, maka-perform siya og some processing operations, no? And it has no storage. So, lahi sila, sa may example sa intelligent terminals. Okay, kanang PCs na to na naasa isa ka kumpanya. Na sila somewhat ano dito. No, maka-perform sa og lahi nga operation aside sa iyahang program sa iyaha. So for example, kining mga dumb terminal specific lang jud ang iyahang gibuhat. Dili siya ka buhat og lahi. Pero sa intelligent is kaya niya mo buhat og lahi, kaya niya mo process og lahi. Okay, so balik ta na. Sana ta. So next is we have the mini computers or it is called mid-range computers. Unsay naa sa unsang kaya ani niya. So ang power ani niya is in between mainframe and desktop. So mas powerful siya sa ato ang desktop pero dili siya kaabot sa power ni mainframe. So tunga-tunga lang siya, in between lang siya ato. Okay? So ang iyang pong mga kung si mainframe kay kaya niya thousands of users, si kuan pod si mini computers kay kaya lang pod niya og mga hundreds of users. Okay? And then same lang gihapon siya ang katong mga computer nga maka-access sa ato ang mini computer is ginatawag na to siya og terminal or standard PCs. And lastly is we have the supercomputers. Supercomputers class is muna siya ang largest and most powerful computers. No? Then, it can handle large and complex calculations. It can process more than 1 trillion of calculations per second. So, paspas kaya siya, no? And it is usually found in research organizations. So, for example, anong mga computer nga ginagamit nila? NASA. Okay, kana sila, mga supercomputers na sila. Okay? So, sir, pwede ba ko mo gamit o supercomputer? Ikaw, class, wala dyan magpugong class. Kung gusto ka nga, yung mga personal computer kay supercomputer, wa dyan magbuot. No? Okay, rakay na siya. Pero, kani si supercomputer, sure job ko nga, pero tingin ka mahal. Imagine, ang iyang kaya, gudo, 1 trillion calculations per seconds. So, ginagamit na lang na siya for ano kanang special purpose na lang, no?
kanang mga complex na calculations o kana siya kinahanglan ko na kanang mga so wala siya na ginagamitan nila og supercomputers kung complex ang jud kayo ang mga calculations na necessary na required sa, or importante sa ilaha nga dili nila makuha ang result. So we are done with katong mato siya ang computers for individual users o computers for organizations. So next is we have the computer components. So medyo paspasan na to siya plus no kay karon mang good is Mental Health Week. So natin mga series of seminars. So if kaya na to siya humanon within 1 hour, so pwede pa mo maka-attend sa seminar. Pero kung mahumanon to siya within 1 hour ka pa, so pwede rin ako mahamon na lang sa seminar. Okay, so wala pong good nagsugod. Ano po siya magsugod 1:30? Okay, so computer components. So, computer components na atay computer hardware o computer software. Now, computer hardware, definition niya is it includes electronic and mechanical devices that process the data. Refers to the computer as well as peripheral devices. Now, sir, ang sikilangian ni, sana po parang dali na to ma-distinguish ang computer hardware sa computer software. The computer hardware class is anything that is tangible or magunitan. So, kala ni mga gumitan ng class, kung kala siya, computer hardware, sa computer na pagka sa, kala ni mga gumitan is, kala ni mga gumitan is, hardware na siya. So, basta tangible. Hardware na siya class. Okay? Pag software class, kato ng mga dili mo magunitan. So, for example, kala mga data. Dili man mo na magunitan ang data ng ginaprocess sa computer. Operating system, mga applications, dili man ani mo magunitan. So kana sila software na sila. Pero kunyari sir, ang file sir kay print na ko siya. Kap na hardware na to siya. Dili na to siya part sa software. Okay, so kay magunitan naman mo siya. And then peripheral devices, unsa na peripheral devices sir? These are used to expand computer input, output, and storage capabilities. So, for example, sa mga peripheral devices, sir, camera. So, kaya nagtaod ng webcam. O, di ba? Kaya nga, kung nag-desktop ka, wala yung webcam. So, tawaran mo siya, at least na, kung webcam. So, pretend din mo ang kaya sa inyong computer. Another, printer, to scanner. O, di ba? Mapa-expand din mo ang iyong input and output capabilities. Then, for computer components, so, di ba, class, gimension na ako na nga, katong case that holds the power supply, storage devices, and circuit boards, including our motherboard, ang tawag ato niya is system unit. So, ayaw niya itong tawagang CPU. Diba? So, sa computer, is dapat na kay system unit. So, ito ang desktop computers. Okay? So, now na ito, take a closer look pa sa ito ang system unit. So, sulod niya is na-assay klase-klase ng mga components. Okay. So, na-assay motherboard. Then, ang motherboard, na dito si CPU ni Dikit. Then, na-assay power supply, na-assay mga CD-ROM. Okay? So, na-assay floppy disk. Usually, karon wala na lang mga floppy disk or floppy drive. Diba? And then, na-assay hard disk, na-assay RAM, ROM. Okay? So, tapos na gira, kanan. Kanan na ito, ito siya ang ito ang system unit. Okay, kung sa likod po, tanaw na ito siya, na-shake para sa supply cord, para sa supply, na-shake fan, na-shake mouse. Okay, hindi ka na sa karaan ganun, katong ang mouse, pagod plus, kay katong desktop, na mouse. Diba, katong lingin, tapos ang iya akong keyboard, kay lingin po, tapos color ano niya, kay usually green or pink. Pagod, mga karaan niya computers. Pero karon is, naka-USB na. Sa morning shift class, ang USB. So, katong mga flash drive, dili na ito siya gawag doon na USB. Okay? Ang yala lang port na ito, ang USB. Ito lang kung iyahang pumoy, ito siya USB. Okay? Female o male man na. Male o female, pagpansa, doon siya. Okay? Then, tapos tayo mga
para sa display, mga VGA. So, dati, VGA, tas, karon kay mga high-tech-high-tech naman karon. Putol-putol yung tingog, sir. Putol na po. Dili ka madungog, sir. Putol-putol. Ang kana. Sige daw, sir. Tingog daw, sir. Hello? Yes, sir. Okay na, sir. Okay, arangan, sir. Arangan. Okay. Arang-arang nga, arang-arang. Okay, for, di ba, before, kay mga ano pa lang na mga VGA pa lang, pero, sa karon kay medyo ano-ano naman ta, daghan na taog kaning mga for display. Di ba, nanatay mga DVI, nanatay mga HDMI, so mula na siya karon. And then, napod tayo for the sound, audio, nanatay mga audio ports. Okay, then napod tayo para sa kanong modem or sa mga internet nga ports. Okay, so usually, nani siya sa atubangan or sa likod sa ato ang system unit. Pero dili na ito na siya i-discuss sa ika class, it's because naamit na mo subject para ata. Ito next ta. So we have the motherboard. So the motherboard, it is the primary circuit in the computer which consists of RAM, ROM, BIOS, CMOS, processor sockets. So tanan-tanan na adra sa ato ang motherboard. Okay, so pwede ka magbutang dra og CPU, ana, pwede ka magtaod og RAM, no? So ana na siya. Kanang pinaka dako dira ang circuit board na sa ato ang kung abrihan nimo na imo ang computer, sumana siya nga ato ang motherboard. Okay, and then naatay CPU, so central processing unit, katong gamay lang nga chip nga naa sa sulod sa ato ay naa sa nakadikit sa ato ang motherboard. So, the part of the computer that controls the execution of the program instructions, the primary chip of the system that manages all the other components of the computer. And the processor is the logic circuit that responds to and processes the basic instructions that drives the computer. So, tanan-tanan class nga imong ginabuhat sa imuhang computer is ginaprocess na siya sa processor. So, kunyari, nituplok ka o sa keyboard. So, kata siya, tuplok ni mo, nag-send to siya ang signal sa ato ang computer, and then katong signal is di-process to siya sa processor. Tapos, dira pa ka makabalo nga, ah, okay, ni tuplok din siya ato ang escape. No, ay nga na. And then, kanyari, nag-click ka sa mouse, so, nag-send lang ko to siya ang signal, padulong sa ato ang computer, and then, si processor ang nag-process ato nga signal. No, so, tanan ni mong ginabuhat, si processor na siya ang nag-process ana. Next, we have, okay, mo ni siya no, ang mga forma na to or mga example sa to ang CPU. So, natay mga Intel, AMD, sa pagganit mga processor ganit karon, natay mga Ryzen, diba? O, kaya siya, nagkan kay processors ng gawas ron. Okay, it's up to you na kung sa'yo mong gusto gamitin. Then, we have input devices. So, sa mga input devices, sir. So, these are the units that gather information and transform that information into series of electronic signals for the computer. So, such as, katong mga keyboard, kato, di ba, mag-send man to siya og signals. Tapos, mag-send siya og electronic signals padulo sa atong computer and then i-process ni processor or ni CPU. So, katong siya tanan, no, moto siya mga input devices. And then, all information put into a computer is what we call the input. And, input can be supplied from a variety of sources. So, natay person. So, ang input kay person, na syempre, no, nakay gusto i-ano, no, nakay gusto i-butang dito sa computer, so magikan din na siya sa person class, no. Ayan, nag-type ka sa keyboard, nag-click ka sa mouse, so, ano siya, ang input na is from the person. And then, napuntay, nagikan siya sa storage devices. So, for example, kanang, kanyari. Okay, kanyari, no? Na ako'y file, kani. Diba sa akong pagpalihok-lihok sa mouse, human man eh. Diba? Nga input. Okay. Pero, kani siya class, kaya naka-store na ni siya sa memory. No, karon kung ako ni siyang click class, pag double click na ko ani, niingon to siya, niingon si computer nga, oh, okay, na akay gusto i-fetch. No, pag fetch ni mo ato class, ato nga ang kandita,
is input to siya. Ang input ato, i-process man to ni processor, ang input ato is nagikan sa storage. Okay, nakasave naman ni siya daan sa ako ang computer, nakasave man ni siya sa ako ang drive. So, ang input niya is from the storage device within a computer. Another is we have from another computer. So, for example, mag-send ka og file from one computer to another, or kunyari, mag-copy ka og file from one computer to another. So, kasi siya, ang imong input is from another computer. So, another example is kunyari, mag-transfer ka og files from your cell phone to the your computer or laptop. O, diba? So, ang imong input is from another computer. Next is from peripheral devices. So, for example, kanang mga scanners. So, kung mag-scan pa og image, so, ang iyang input is from the scanner pod, no? So, from a peripheral device. Okay? Oo. Oh. We have primary input devices. So, kani mga primary input devices, muna siya, ito mga usual na ito nga ginagamit as input device sa ito ang computer. So, first is the keyboard. So, very familiar ta with the keyboard, diba? It is a type of device that translates keystrokes into letters or numbers. The letters are then interpreted and based on the instruction given, commands are executed. Okay? So, depende sa kung unsa ang imuhang gi-press sa keyboard or sa mouse, ay sa keyboard, is muhatag to siya og specific commands. So for example, nag-press ka og escape key. So nato siya ay specific pud nga command nga ibuhaton, or kung nagtuplo ka og delete. So na pud to siya specific nga command na buhaton. So depende sa kung unsa ang naka-program sa iyaha. Keyboard isa sa pinaka common nga input devices. Next is the mouse. So, klaro kayo. So, ang mouse is ginagamit na to for clicking. So, kung natin mga ipang-click sa ito ang monitor o sa ito ang screen, is magamit ta og mouse. Aside na, pwede po ta mag-drag, di ba? So, kung gidrag ni mo siya, it's either copy to siya, pati kung i-release ni mo siya, i-paste ni mo siya. So, natin mga ingan ano nga, depende sa kung saan nakaprogram sa imuhang mouse, mapunta ang iyang specific na command na buhaton. So, mag-right click ka. So, nasa ipang buhaton. So, input devices kaya po na ito ang mouse. Next is for the gamers, kanyang mga joystick. Diba? So, napod na siya. Depende sa kung saan nakaprogram sa kanyang iyang mga ano dira, mga buttons dira, sa iyang handle, position. So, napod siya specific na command na buhaton sa itong computers. And there are other kanang mga input devices, pero gi-categorize na to siya as peripheral devices or peripheral input devices. Okay? So, such as scanners. Diba? Kung mag-scan ta, input man na siya padulong sa itong computer. So, that is also a input device, pero categorize na siya as peripheral devices. So, mag-input ta og text, mag-graphics, or image na pwede na to i-scan. And then, ma-save siya sa itong computer. Or pwede naman siya i-print na po. So, input siya. Another is, mga digital cameras. O, diba? So, kung mag-take ka og picture or video, so, via digital cameras. Or pwede po ka itong mga webcams na to. So, another na siya nga, peripheral input devices. Diba? And then, output devices. Unsa ang mga output devices? So, ang output devices kay devices that display, print, or transmit the results of processing from one computer's memory. So, daghan ta og mga output devices, no? So, isa sa ito ang primary output device is the monitor. Pinaka, very well-known nga output device. O, kana inyong mga ginatanaw dira sa inyong screen karon, so, muna siya, output device na siya, kana inyong screen or monitor. Okay? Kay ang processing ana is ano na sa CPU. Tapos kato siya is raw pa manggod to, naka ones and zeros pa to siya. Pero pag display na sa imong screen is information na siya. Perceived, kaya na i-perceive sa human brain. So muna kung nagbasa mo sa ko ang PowerPoint karon, no, makita nimo makabasa ka nga computer components. No, so information na siya.
And then natay mga bantayanan, no, like very important na mga terms sa ato ang monitor. First is the resolution. So unsa ni sa resolution? It is the density of the grid used to display or print text and graphics. The greater the horizontal and vertical density, the higher the resolution. So, and then ako dai pixel. So si pixel is the smallest unit in a graphic image. Computer display devices use a matrix of pixels to display text and graphics. Okay, so maghatag ta og example no pixels. Okay, so for example, kani class. Okay, kani siya. Okay. So kaning density class, kaning kadaghan nun sa ato ang horizontal o vertical. Okay. Kana siya kung the more na siya daghan, the more nindot ang ato ang picture or atong image nga mabuo. So muna siya ang ginatawag na to nga resolution kung the more na siya daghan. Okay? So muna siya moingon ta unsa may mga resolution nga normal sa atong computers magtan-aw daw ta display na to. Display settings. Ano tag display settings sa? Okay, dara, display resolution. Oh, kunyari sa ako ang gamit ko computer class, ang ako ang resolution is 1920 by 1080. Meaning atong niya class 1920 by 1080 is ing ato kadaghan nga lines. Ing ato ang yang density. No, pirting daghan na. And then 1080. So meaning daghan kayo, unlike ani pila lang man ing tawo ni eh. No, gamay ra kayo ni siya. So muna nga distorted ang imong image nga ma buo. Diba? And then every box ani class mo to siyang ginatawag na to nga pixel. Every box ani, it is the smallest unit sa ato ang atong image. Diba? So muna siya ginakolor-koloran na niya ang kada pixel and then dira ta makabuo og image. So the more nga daghan ang imuhang ano, the more mas accurate ang imuhang image. So kani siya compare na to ani, oh, so medyo ano na siya, medyo tarong-tarong na. Okay, pero kung nindot jud kayo ang imong tadak, taas kayo og resolution ang imong computer, so probably makakita ka og something ing ani nga display. So kung imo ni siyang i-zoom pag ayo class, dira pa ka makakita og mga edges. I-zoom na siya nimo pag ayo. Okay, kahit ang tungod, ano na daw, pixelated na daw. Ako na. Sige, hindi ba ka ng klase ko? Okay, so balik ta na. Okay, so balik ta. Excuse me. Yes. Nalang ko pangutan na about sa primary input device, sir. Apil bang headset ato, sir, sa primary input device? Headset or mga speakers? May ana, sir. Ana siya, ma-categorize na siya as peripheral. Peripheral na siya. Kay add-ons naman na sa ato ang computer. Basta na kay add-ons sa computer ni mo, kana siya, peripheral na siya. Pero ang mga primary, kato lang yung mga common, kano basic, yung kayo nga, usual, dapat jud na ah. Oh, dili makakagamit sa imuhang computer nga kanang, kunyari, sa imuhang computer, di ba, di makakagamit kung wala kay kuan, wala kay mouse o keyboard. No, pero, ay, siguro, kaya, manguro, pero lisod kayo eh, ninoo ko. Sa man yung gamiton? Wala kay pang navigate. Pero, kung mingan kag kuan ka na unsa na, pwede maka mo gamit biskan wala kay ano, di ba, wala kay ang speakers nga ka ng ano. Pero kung built-in ang speaker, kato siya, mahulog to siyang kanang ano, primary. Pero kung gi-add-on ni mo siya sa imong computer, kana siya, matawag na siya as peripheral devices. Kung add-ons lang siya sa imuhang computer. So, nakagisaksak, ana, kato siya, kato na siya, peripheral na to siya.
Okay, para mapa-extend lang nimo ang kaya sa imong computer, peripheral na siya sa mga webcams, mga printers, mga speakers, kana siya. Peripheral na siya. Pero kung built-in na siya, for example sa tuang laptop, built-in naman ang ato ang atong mga speakers ana. So para primary na siya. Okay? Okay, so next ta. Naatay klase-klase ng mga monitors. So, types sa monitors, we have monochrome or the CRT monitor. Nakaabot mong guro may ani or nakakita mo ani probably. So, katong napay buktot sa likod, mo to siya ang CRT. So, ang meaning sa CRT? CRT means cathode ray tube. Okay, so naani siya murag, ano dito sa sulod class nga mo project og image diri sa ato ang screen. Send na siya og image dira sa ato ang screen. Okay? Now, lahi nga type sa CRT. Ang first na to nga type is si monochrome. Sir, so ano pagkabalo sir nga kana siya is monochrome nga CRT. Buktot ang iyang atubangan class or kanang curve. So pag curve ang iyang atubangan class, muna siya monochrome na siya. And then later on is naatay ginatawag nga flat monitor, flat CRT nga monitor. Now nganong naamay buktot og katong naay kuan. Okay, ang conventional nga display manggo dati is katong curve. Pero katong manggong curve class is susceptible sa mga reflections. Makabantay mo kung namoy screen sa una, kung katong naa siya'y curve, kung liliw nimo sa kilid class, inigliliw nimo sa kilid, somewhat distorted na ang imuhang makita nga image, tapos na kay makita nga mga lights nga unnecessary lights. So tungod to siya sa reflection sa external light sources. Pero si flat monitor is kung liili ka sa kilid, okay, gihapon ang iyang image nga imong makita. Okay, kay wala naman siya reflections nga nahitabo from external light. Pero katong monochrome is naa kay makita na mga distortion sa imong image o sa imong display. Okay, so wala tong kalahian nila. Next is naatay liquid crystal display na type of monitor. So si LCD or the liquid crystal display, it is a technology used for display in notebook and other smaller computers. Ang iha pong principle na ginagamit class is blocking of light rather than emitting it. So 'di ba? Ang light is composed of all the colors. 'Di ba? Daghan na siya og colors class ang light. Okay? So, for example, gusto niya nga mag-produce og yellow diri ang part. So, ang iyang ginabuhat ato class is ang light is ni anha dira gipangbanda lang niya tong uban. No, ginablock niya ang certain colors and then ang iya lang ginapasulod is ang katong color nga iyang gusto. So, muna siya ang technology nga gamit ni LCD. So, ginablock niya ang light. Wala niya gina-release ang light class. Wala na siya nag-release og light. No, kay namang guy uban nga nag-release og light. For example, katong cathode ray tube. Ang iyang ginabuhat ato class is nag-release to siya og light. Sa sulod mismo, nagikan ang light. Nga, tas iyang giproject, mo itong makita na to sa ato ang screens. Pero si LCD is gina-block niya ang light. Okay? Kaya nga to ang atong makita is somewhat ano lang manggood na siya kanang kung mag-study mo about optics ba. So kanang mga colors nga itong makita class is ano lang na siya class kanang ang nabilin nga color sa pag-reflect lang man na siya, reflections lang man na siya. So kung unsa itong nabalik sa ato ang mata, moto siya ang color nga itong ma-perceive. Okay, so inga na po ang gibuhat ni LCD. Pero ano na siya, kung isi mo, dira na ninyo istudihan o in-deep ang kanang mga monitors na may klase para ani. Next, output device. Ano primary siya? Dapat, ano naman eh. Dapat peripheral ano na siya output device na ning kuan printer. Di ba na siya necessary, Jud? Namali, raguro ni siya. Human naman ta sa kuan primary. Ay, kanang ano, o primary nga output device. So, printer. Diba? Output device that produces text or graphical images on paper.
siya na. Noon man kayo nato ning printer. And then, natay, different types of printers. Diba? First is ang kaning bubble or inkjet printer. So, a printer that places ink on a paper by spraying droplets through tiny nozzles. So, kung makabantay mo sa ato ang mga inkjet nga printers class, so, yung ginabuhat ana is nag-spray siya og droplets dadto sa ato ang paper. Yung inighuman niya og print class, kung bantayan nimo class, is medyo basa-basa ang imong paper. Kay tungod sa ink to siya nag-spray. Dili, gibis-bisan eh. Okay, so nga na siya na sa basa ang imuhang paper ana inig kahuman. Woo, ilalasa, gimis-misan. Okay, next type of printer is kaning laser jet printer. So, kani siya is, ang ginagamit is laser type na siya, diba? So, a printer that produces high quality printing and produces both text and graphical outputs. Nganong high quality siya class? It's because ma-pinpoint mang gudyod niya. So, for example, no, kani ang akong laser. Mapinpoint jud niya tungod sa kagamay sa yang laser, mapinpoint niya tung unsa tong nga color nga gusto niya i-display at specific nga pixel. Unlike sa ato ang unsa to siya, asa man to? Unlike sa ato ang bubble or inkjet nga printer, no nga nagaspray man gud siya tas tendency baya sa liquid is mukatag. So muna nga nalampod siya dili kayo siya ing anak kagagmay ang iyang pagka-spray. No? Kay mukatag man to siya, so gina-consider to nila. So muna nga, ang ato ang makuha ang output sa ato ang laser, ay sa ato ang inkjet, kay dili kayo siya ing anak ka-high quality sa atong makuha sa laser. So kung gusto ka og nindot kay quality class, mukalit ka og laser nga printer. And then, next nga type of printer is katong ato ang dot matrix nga printer, di ba? So, dot matrix nga printer. So, a printer that uses series of bins. Katong saan siya? Tuplok-tuplok. Nanaon niya ang paper. So, kato siya. So, kaya para matransfer ang carbon into another paper. So, aba kayo niya nga printer. So, na-explain na ako ni before. Magsig, ink. So, and then, pero nakanindot lang niya is economical siya. Nga naman, kay barato lang manjud siya. Well, dili maka-require nga mag-refill og ink ani. So, ang iyahan lang is refill lang jud ka sa paper. Nga na carbon. Okay, so, katong carbon, muntun siya ang matransfer og ink. Pero dili po din nga nakanindot ang iyahang quality. No, sa siyang output. Usually, siguro, dili kay ka makaprinta ni og. Depende na lang kung naka-special carbon. Gagamiton nga lain nga color pero usually black lang yun siya for that matrix nga printer. Other output devices, isa na si projector. O kana mag-projecta sa to ang klase. O kana siya no, so projector, isa na siya sa to ang output devices pod. So gikan sa tong computer, i-display na to siya sa projector. So ma-display siya, makakita ang tibuok klase. Projector, sana siya. Other output devices is we have speakers. Diba? Speakers, kani siya, kung imo siya kuwan, humano siya, matawag na siya as peripheral output devices. So, speakers na siya. So, add-ons na lang nimo siya sa imuhang computer. Ay, magikan siya sa imuhang computer sound card. Magikan sa imong sound card, ma-play niya sa imuhang speakers. Storage devices. So, for the storage devices, simply, okay, so, dito niya, store ang information permanently. Okay? So, natay line-line yung storage devices. Namanggod tayo sa itong memory manggod classes, natay ginatawag nga permanent o temporary. So, si permanent is motor siya ang katong mga kanisila. Ay, biskan pag walay power, is na-retain gihapon ang imuhang data or information nga nag-store. So, unlike sa itong mga temporary, pareha ni RAM, so si RAM, that is temporary, kung mawala ang power class, ma-shutdown ang imuhang computer, ma-erase po tanan sulod ato niya. O, pero si ROM, kani siya, kani mga hard disk, mga flash drive, mga CD, kana sila floppy disk, these are permanent
So hangtod sa di ni siya maguba class, naagyud dira ang information. Bisken pag isa ka tuig na na hangtod sa wala siya naguba, naagyapon dira ang information. Okay? Computer software. So we are done with the hardwares. So tanan magunitan, hardware. Tanan di magunitan, software. Okay? So, computer software, these are instructions and associated data stored in electronic format that direct the computer to accomplish a task. So, siya ang mag, si software ang mag, siya ang mag, buhat. No? Siya ang kanamurag kon ba, kumbaga, way para mapagana ni mo ang imuhang hardware. Diba? So, always jud na, maguban si hardware o si software. Unsaon man na nimo ang imong hardware class kung wala kay software. So useless kaayo. So for example, ang atong computer, kung wala na siya'y operating system, di na mugana ang imong computer, useless na siya dira. So muna siya say muna ang importante ni ang importansya ni software. Siya ang magpagana sa imong hardware. There are two basic types of softwares. First is the system software and second is the application software. So, unsa kalahian ni system software o application software? Very, ano siya, very obvious. Diba, si system software, kaya muna siya ang mag-help sa atong computer to carry out its basic operating tasks. So, for example, kanang mga operating systems, mga utilities. So, OS na to, kanang Windows, kanang Mac OS, kanang Android, kanang, unsa pa ba, mga operating systems, Linux, Unix, kung kana sila, siya mo carry out sa basic operating tasks sa ato ang computer. So, kana sila, system softwares na siya. Utilities, unsay mga examples sa utilities? Mga drivers, drivers sa imuhang mouse, drivers sa imong keyboard, drivers sa imuhang kuan, kanang graphics card, or drivers sa imuhang webcam. Kung kana sila, mga utilities na sila, no? Mapa-extend nimo ang kaya sa imuhang operating system. Okay. Okay, next. So we have ito siya na ang ano, system softwares. OS. Okay, so na mention na nato no OS, it is the master controller within a computer. So ang computer dyan nato, nandiyan siya mga operating system class. Okay, so kanang mga Windows, Mac OS, DOS, Linux, Unix, kato sila mga OS, Android. So, OS na sila tanan. Okay? Utilities. Okay, daghan kayong mga utility softwares. Ano siya? Augmented functionality for operating system. So, maghatag siya o additional nga functionality sa itong OS. Device drivers. Diba? So, napod tayo mga utilities for troubleshooting. File management. Kanang magkapipaste ta. So, wala na siya sa OS class, nana siya sa utilities ka na mag-copy-paste ta or mag-rename ta og file. Okay? And then we have application software. So, si application software, muna siya ang, it accomplishes specific task for users. So, kanisya, muna siya itong mga apps nga ginatawag. So, muna siya ang application software. And it enables a computer to become a multi-purpose machine. So, depende kung unsa nga mga application ang imuhang gi-install sa imuhang computer, maupod to ang kaya buhaton sa imuhang computer. So, kung gi-installan nimo siya og mga AutoCAD, so kaya ka mo buhat og mga design for kana civil engineering. Ana. O kung nyari, gibutangan pod nimo siya og application such as MATLAB, so kaya nimo mo process og kaning mga complex nga calculations. Di kaya gibutangan nimo siya og present ka ng PowerPoint presentation. O di pwede ka makabuhat og PowerPoint presentation. So siya ang hinungdan nganong ang ato ang machine, ang atong computer is makabuhat siya og bisan unsa.
kan tungod ani nila application software. So kung nakay gusto, 'di ba? Pag natay gusto ay wala dili siya built-in sa akong computer. Mag-install ka og software. Mag-install ka og app para kaya to buhaton sa imuhang computer. So natay mga lain-lain nga application software. We have for productivity softwares, katong mga spreadsheet, databases, kana sila examples sa sila. Presentation softwares, kanang mga PowerPoint presentations, document preparations, word processing, desktop publishing, o kana siya Word, katong mga Microsoft Word, mga notepads, o kana siya mga word processing na siya nga mga softwares. Project management softwares, isa pod na, so napatay nga na. And then we have graphics creation and manipulation, so napod tayong mga softwares para ana. Then animation and 3D graphics, nagihapon ta ka ng mga video editing, mga Filmora, no, kana sila. So mga application softwares na sila, depende sa imong gi-install sa iyaha. Internet connectivity, so naapod na siya application software for internet connectivity, website creation and management, mga programming, no, mga programming na mga applications. So na siya diraa. Groupware, financial management, educational games and tutorials. So naapod tayong mga softwares or applications para na mga games, no, kana ML o kana sana siya. So, ano siya, application software ang tawag anak nila. Kung dili nimo installan og ML ang imong cellphone, adi po to siya kadula og ML. Ha? So, inga na lang siya. Though nagran ang imong cellphone kay tungod sa imong operating system, pero wala man kay gi-install nga application. So, nakadepende ang imong kaya sa computer, depende sa apps nga imong gi-install. Okay, pero gina-consider po na niya ang imong hardware. Kay namon po tayong mga applications po good nga nag-require siya o specific hardwares kay para muran siya or mo-functional siya. So like for example, ka ng mga GPS, o kanyari mag-install ka o kuan. O kanyari, ang imuha ding cellphone kay walay GPS na built-in or wala siya hardware for GPS. So dili po mo gana ang imuhang application software. So it's a must nga dapat kung unsa ang imong hardware, dapat na kay software ato. Kay para mo-work na siya silang duha. So kung bisan pag naa kay software pero wala ka atong hardware, useless gihapon. Dapat naa silang duha. So for example, Wi-Fi. Naa kay hardware sa Wi-Fi sa imong laptop or sa imong PC. Pero wala kay software for the Wi-Fi. So useless kaayo. No. O di kaya naa kay software para sa Wi-Fi pero wala kay Wi-Fi nga module or kanang wala kay hardware sa imong PC anak, useless gihapon. Dapat silang duha naa. Okay? Programming languages. Okay. So, kanisya na. It is the basic building block of any software. So, tanan mga software, giprogram na sila class. So, gibuhat na siya sa tao via programming languages. So, programming languages allows us a programmer to write instructions that a computer can understand. So, siya or our mga programmer, sila ang naghahatag og instruction via programming language nga isulat nila itong mga instructions kay para ang katong computer makasabot. Okay? Programming languages have some resemblance to English language. No, some lang sa mga programming languages. Kay tungod naman tayo ginatawag good nga lain-lain na type sa ato ang language. First is the high-level language o we have the low-level language. So, unsay kalahian sa high-level language o low-level language? Si high-level language is muna siya ang mga language nga duol sa human language. So for example, kani si C, si Java, si Python, kana si HTML. So kana sila mga high level languages na. Siya kay kung imong tan-awon ang structure ana niya kung magbasa kag code nga high level kay masabdan nimo siya. Pero si low level language class is muna siya ang language nga duol sa ato ang machine language. So di ba naingon na ako nga ang machine language is we have ones and zeros or mga language na somewhat duol sa 1 and zeros. So, sa mga example sa low-level language. So, you have machine language mismo. Kanang 1 o 0, kanang binary. That is a low-level language. Sa pa, assembly language. Kung magtanaw ko mga assembly, kung magbantayan mo dito sa assembly, ang mura makita dito kay mga move LW. Sa mga move LW, wakapila na. Or add double, move WF, add LW. 038. May pasabot ato. Kita nga tao, dili taka ingon dito kung unsang iyang pasabot ato. So muna siya nga low-level language lang siya. Pero unlike sa C, sa Java, kan mga ingana, ang iyamang kumbento class, iyamang mga structures, isa kay ngani. Int F, hello world.
O, diba? Klaro kayo nga, mag-print daw siya o Hello World. So, mas dali para sa mga programmer na mo gamit o mga high-level languages. Mura nga, mas prefer na to ang mga high-level languages compared to low-level languages. Okay? Pero nako na sa advantage and disadvantages. Kasi si high-level language is kinahanglan pa na siya o kinahanglan na niya. Na-mention na to, katangibuhat ni Dr. Hopper. Compiler, diba? So, kinahanglan pa na sa og interpreter mo, interpret sa ato ang language na dool sa English into machine language na masabtan sa ato ang machine. Pero si machine language, kung machine language siya yung gamit, ano need na nga maggamit ka og interpreter or compiler? Ito mo, machine language naman siya masabtan na sa inyong computer. Okay? Later, ma-realize rin na siya, masinkin rin ang katanan sa inyo ha, pag maabot mo sa higher subject. Computer networks mo, deal ta with, kadali lang sa computer networks, so ato lang siya ipaila-ilan, no? So, we have, ang network is a collection of computers and other devices that communicate to share data, hardware, and softwares. So, nakakommunicate sila, ang mga different computers na to, or multiple computers, pag nakakonnect sila sa isa ka network, so pwede ni sila mag-istoryahan na, pwede ni sila mag-communicate. Or so, for example, naatay network server, tapos naatay mga workstations, no? And then, okay, kunyari, gusto na ako mag-install og application sa ako ang isa ka, sa ako ang mga unit. Okay, gusto ko mag-install ana. Pero kung naka-network na sila class, ang ginabuhat ana class is gina-clone na lang. Meaning, kung gusto tayo mag-install diri, ma-install to sa uban, sa tanan. So, muna siyang advantage sa network. Dili na nimo to necessary nga installan isa-isa ang kada unit. So install lang ka via network, so install na to siya tanan. Kay connected man ni sila or pwede sila mag-communicate from one computer to another. Sige. Okay? So pwede ko ka maka-copy paste or maka-transfer of files from one computer to another. It's because kaya sila mag-communicate. Diba? Ano na siya na. And we have natay-bantayan na ng mga terms na pod na sa networks, pero dili kayo na ito ni siya i-indip. Ano lang siya, murag, ang taphaw lang. So, kung saan LAN? Si LAN, di ba, known kayo na sa TOR, the local area network. We also have WAN. Si WAN is wide area network. So, sa kalahian na nila. Si LAN is a network located in a limited area. No? So, within, ano lang, like for example, within a room. O ka na siya, matawag pa na siya nga LAN. Sir, nganong LAN is within limited area lang man. Okay, naamang guntay, for example, kanang ato ang mga wires nga ginagamit for the LAN. No? Ang iyang mga wires nga ginagamit, anak class, okay, kung makabantay mo atong na yung mga line-line color-color, color-coding, okay, kung makabantay mo ato na mga wires, kato siya is, naalang po to siya limited na katas-on sa wire para dili distorted ang yang signal nga ginasend. Kay tungod copper manggod to siya. So pag copper is naa na siya copper loss. So naa siya losses sa signal. So kung naa siya losses sa signal, the more nga magkalayo or the more nga magkataas ang imong wire, magkadako ang imong loss. So, kung magkadako ang imong loss sa imong signal is magkapangit ang imong signal. So muna siya nga within limited ano lang limited na katas-on sa imong wire. Eh para wala siya loss. Or kung na-i loss, at least tolerable lang ang loss. So muna siya, usually, katong mga, ano sa ganito siya? May color cover? Ito yung wire? Ito siya, ito na ba? Kana, ang sagay tawag alam na wire? UTP? Si UTP, di ay, nakalimutan na ko. O diba, si UTP, katong na-i RG45 sa Tomoy, kato siya, nana siya color dito sa sulod, nana siya color coding. So, kana sa class, nalampun na siya limited na katas on. Kay para dili pangit ang imong signal. So, sa akong pagkabalo, at least naalang na siya sa mga 100 meters. Di ba? 100 meters lang na siya. So, pag malapas na sa 100 meters plus, wala na pangit na ang imong signal. So, muna, ang limited area lang pag abot sa LAN. No, pero dili na kayo na to na siya in-deep ha kay, ano man na, naman may subject na networks. So, pag-abot ninyo yung networks, dito, dito na siya i-discuss tanan. At least, ano lang, natagal ng tamuog, trivia-trivia lang. Wide area network. So, unsan yung wide area network class? A network that covers a large geographical area.
For example, from one building to another building. Diba? So, kana siya, wide na siya ang area network. Pero ano gihapon na? Area network gihapon na siya, pero ano lang, mas wide lang yung application. And then, naapod tayo, ginatawag nga MAN or the Metropolitan Area Network. So, ganinang kanang MAN is from one city to another city. So, kana siya, MAN na siya. No? So, dito na siya i-discuss sa inyo ang networks. So, ito lang siya yung ano. Internet. Networks, gihapon ng internet. And internet is the largest of all networks nga naman. Kay internet meaning tanan. Tanan networks. Kung imo to siya i-incorporate tanan tanan, mo to siya ang internet or internet work. Okay? Internet no? Is the largest one. Largest na siya, mayroon siya pinakadako nga networks. Okay? So, we have communication standards called protocols that allow a global exchange of information. So, na muna siya itong kanang i-discuss na po na siya sa networks, no, kanang mga protocols. So, very common ng mga protocol is we have the TCP/IP or the Transmission Control Protocol and Internet Protocol. So, kaning mga protocol is muna siya ang katong mga murag, ano daw, security measures nga ginatanaw nila. Diba? Para magka-communicate ang katong mga networks. Yung muna siya. Then, we have intranets. So, kaning mga intranets is, these are the LANs or the WANs. Okay, kung magbantayan ninyo, inter. Pasabot sa inter, tanan. Inter, tanan. So, siya no. Pero kung yung intra, within a specific area lang na siya. So, muna siya ang kanang mga LANs and WANs. And it is used, nagagamit-gamit sa communication standards such as TCP/IP. Then, we also have all types of networks require special networking hardware and networking software to allow different computers to communicate with each other. So, najud na siya hardware for the networks. Napun na siya software para sa networks. Okay, so na siya intended na hardware or software. Ana. Okay na ta? So, end of the slide. Okay, so nasabdan ba nga to ang ano, kung ako manatawid na computer fundamentals, nga nataka-howd. Okay, programming na. So, later on, proceed na ta with the part na sa programming. Okay. Uy, hala, nagsugod na, 1:13 na, saan man eh. Nakasulod na ka? Asa naman ang link? Ito sa career guidance and training center, search na with Facebook. Na ano wala sila nag-send ug link dire? Guidance office? Guidance services and testing, right? Guidance services and testing center. Uy, guidance. Ito na yung i-share sa ilahabi. Katong gusto mag-join sa seminar, guidance. Anto siya siya? Guidance Services and Training Center. Sir? Yes, see, yung nag-usap yung pinda na. Kani? Ayun na, itong bubak. Kani? Ano wala man anakayo yung logo? Sir, na nasa group, comment dyan. Sama ni? Ano ito sa bubak? Wala man nagigituan. Nakalagpid sila. Nag-live po sila sa Facebook, ano, diba? Join ako. Ang live nila. Ay, pili ko sila sa rin. Ay, dili ko diri. Pangit mo diri. Pangit to doon nga, kuan. Walay. Sa mga pag-apil. Mag-i-open to nimo, tapos nag-open yung app. Open yung app. Dito ko sa Picas. Ay, kani mo di po kaya, di mo good lang. Kani mang good? ID? Password, passcode? Dili, dito makong diretsyo sa ako ang kuan. Dili, ako diretsyo. Eh, para ang isa ka-account, ganyan yung account sa Zoom. Yung niya nga naka-engineer goods. Ako ang mga, thank you, wala engineer. Nalagi passcode, lain lagi sa lang. Passcode, MHM2021. Dili mo ito, ang grabe
So for those na ko ano kay recording in progress feeling right now that all pain and worries you are experiencing will later vanish. 300 pa man. Couldn't agree more, Princess. Fortunately, we have this program that gives us opportunity to talk and know about mental health to help us understand the relevance of mental health and raising awareness in this pandemic. And this is our very objective for today's talk show, and as well as the common cases and causes of mental health problem amidst this pandemic and how identify and help people suffering from mental health problems, which will help us be aware and knowledgeable with regards to matters about mental health. All right. So again, we are reminding everyone to kindly fill out the registration and the attendance form. We already provided the link at the chat box. So just check it out. And again, once more, reminder to everyone to please rename your respective, Zoom names here in our meeting so that we can, pwede mo mag-attend na nila on your organization class. Or school. Dismiss lang na ito ang klase para makasagod. Alright, so before we move to the next part of our program, to all participants, I'd like to go over a few items for you to know how would you able to participate in this program. So these are our house rules. So please be reminded, number one, please ensure that your microphone is muted to avoid disruption while the speaker is having talk. Muting and unmuting your microphone can easily be done by selecting mute in the bottom left corner of the Zoom. You're also encouraged to formulate questions based on the discussion. And also later on, we will introduce to you the Padlet. And lastly, questions will be catered after the talk of the speaker during our open forum session. And this is the very last. There is last, but this is the very last. And very importantly, let's have fun and engage in this webinar. Okay. All right, Princess. Sa ato ang klase. Okay na matanan. So before we will proceed, I would like to go through items about our panelists. Okay na, sir. Okay, so if wala na mo yung question, so we'll end with our meeting na and then upload na lang ako ang hanggang na ito sa YouTube. And how you handle your... Okay, so pwede mo mag-join sa meeting ay sa kanina, mental health will be posted at the comment section of the Zoom meeting. Pwede po mo mag-join lang ako through Facebook Live. Please check the link at the description box. So the instruction for the Padlet is provided as soon as you visit the link. It will be like a virtual freedom board that will collect your responses. So you can leave it anonymous or helpful. And after that, we'll be picking some which will be taken later with our guest speaker, or should I say, our mental health advisor, after the discussion. Also reminding everyone, please avoid using foul words that will affect negatively to an organization or to another person. I hope everyone will start sharing their experiences before the actual readings of Padlet. And I think that's all for our Padlet, Isaiah.